Haha. May masamang balak talaga ang ibang grupo mga kapatid na yung Noel or no election. But lang itong si Senator Lacson sa kasi Soto maagap mga kapatid. Yun. Gagawin nila kailangan palitan. Palitan na si Senator Soto as a vice president kasi mag-expire na yung termino niya sa June of 2022. So kailangan mag-elect sila ng bagong president, bagong Senate president para humawak ng Senado, mga kapatid. Para just in case pala na hindi matuloy yung eleksyon, yung Senate president ang magiging temporary president of the Republic. At iniisip ni Bato, ito opinion lang ni Bato naman, ni Senator Bato na si Cynthia Villar. Pero hayaan muna natin yan mga kapatid. Sabi naman nila, yung mga ibang senador kagaya ni Mike Subirin na malabong mangyari. Kasi wala nang panahon para gawin pa yon mga kapatid. So ito pakinggan natin ang report ng SMNI about the Noel na about itong no election na sinasabi nila mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kayong makalimot mag-subscribe sa George Sir Vlogs at i-share itong video ito, mag-like at saka mag-comment sa ibaba para makita natin or malaman natin kung anong mga opinion nyo regarding this video. Salamat po. Again, George Sir Vlogs. Stay safe and healthy. God bless everyone. This is SMNI News Channel, truth that matters. Inamin ni Senate President Tito Soto III na ilalapit ito sa mga kapwa senador na magkaroon na ng botohan para sa pagka-Senate President. Ito anya ay bahagi ng kanilang paghahanda sakaling may magtutulak na makansira ang eleksyon sa Mayo. Si Margot Gonzalez magbabalita. Para ma-preserve ang presidential line sakaling magkakaroon ng no-L or no-election scenario sa May 9, 2022, ayan ngayong naisip na hakbang ni Senate President Tito Soto III at ni Senator Ping Lacson. 4 na buwan na lamang ay idadaos na ang May 2022 elections. Pero ang ibang kandidato, pinaghahandaan pa rin ang no-election o no-L scenario. Sa isang text message ay sinabi ni Senate President Tito Soto III na ikinakasan ito na magkaroon ng botohan sa Senado para sa papalit sa kanya sa pwesto at ang maaring maging susunod na pangulo. Anya, ito'y bilang bahagi ng paghahanda nila sakaling hindi matutuloy ang halalan. Sakaling magkakaroon ng Noel ay ang Senate President ang magsisilbing presidente ng bansa hanggat maitalaga ang isang bagong pangulo o bagong vice-presidente base sa succession na nakasaad sa konstitusyon. Huling termino na ngayon nila Soto kasama ang Pangulo at ang Vice-Presidente. Sinabi naman ni Senator Lacson na siya ang nagmungkahin nito kay Soto para anya ma-preserve ang presidential line. Ito ay dahil na rin anya sa pandemya at ang kasunod ng motion para sa muling buksan ang COC filing na baka maaring maging daan anya para hindi matuloy ang general elections. Matatandaan na kamakailan ang hilingin ng PDP laban sa COMELEC na muling buksan ang COC filing. Suhesyon ni Lacson na bago magsinidi adjournment ang Senado sa Pebrero ay makapaghalal na sila ng bagong Senate President. Sina Senator Nancy Binay at Senator Coco Pimentel, may nabuti na huwag munang magkomento hinggil sa balak ng dalawa. Pero sa mensahe ni Senator Coco, sinabi nito na sa pag-resume ng sesyon sa susunod na linggo ay maaring mapag-uusapan ito sa Senado. Si Senator Bato de la Rosa, suportado naman ang naturang hakbang. Pero anya, malayo mangyari ang no-L dahil sa politika. Dapat ready lang palagi ang Senado in case magkakaroon ng ganong no-L scenario, which is malabo mangyari. I am sure hindi mangyayari yan, yung no-L scenario. Hindi naman mangyari yan. Ibig sabihin, kagagawan ng present administration, I am sure, yung present administration naman, hindi naman ganun ka power hungry na gagawa na ganun klaseng move na no-L election just to stay in power. I don't think so. I bet my fingernails pag totoo yan. Sinabi naman nito na ang maaring maging eligible para maluklok sa pagka-Senate President ay ang senadora na halal noong 2019 elections. Dagdag nito sa mga yun ay si Senator Cynthia Villar ang sa tingin niyang maaring sumunod sa yapak ni Soto na nanguna sa 2019 midterm elections. Siya ang number one sa aming bats. Eh. Siya ang number one sa aming bats. Siya pinakamalaking boto na kuha. So, it is just logical for me to
vote for her na magiging Senate President namin. Ano yung traits ni Senator Villar na sa tingin mo pang SP? Pag mali ka, talagang lagot ka sa kanya at papaluin ka talaga niya. Pag gano'n yan si Ma'am Sinja. At saka matulungin na tao. Matulungin na tingnan mo lang siya parang tiger siya. Pero mabait siya na tao. Sa kabilang banda, naniniwala naman si Senator De La Rosa na imposibleng umusan ang panukala para sa term extension. Napag-alaman na tinutulak ni Pampanga Representative Arroyo Gonzalez Jr. na pahabain pa ang termino ng Pangulo, mga miyembro ng House of Representatives, governors, mayors at iba pa. Sure ako na mga issues like that mahirapang lumusot sa Senado yan dahil 24 independent republics yung mga senador na yan. Mahirap kaya sabihin mo yung move na yan ay suportado ng majority black ng Senado. Mayroon pa rin at mayroon from among the majority blacks ang uupos niyan. Samantala, si Senate Majority Floor Leader Mick Zubiri sa isang mensahe ay sinabi na hindi na rin uubra ang ganitong panukala lalo pat gipit na sa panahon. Samantala, dito sa COVID-19 update sa hanay ng mga senador ay napag-alaman natin na ang bagong addition na nagpositibo dito sa COVID-19 ay si Senator Kiko Pangilinan. Patuloy namang nagpapagaling sa ngayon si Senator Sherwin Gatchalian at maging itong si Senator Panfilo Ping Lacson. Si Senate President Tito Soto III nagnegatibo naman sa kanyang RT-PCR test result matapos itong ma-expose doon sa kanyang may kamag-anak na may COVID-19 ng December 31. Samantalang napag-alaman din natin ngayong araw na itong si Senate Majority Floor Leader Mig Sobiri ay kasalukuyan ding naka-isolate matapos ma-expose din sa taong may COVID-19. Ito si Margaret Gonzalez, SMNI News. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.